balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambol sa DWIZ. Magbabalik ang karambola, kasama pa rin sa Impilan, Joel Laksamana. May meeting po si Boss John at as he mentioned earlier. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Okay, just to ano, to give a background on the Kuwait clarify issue. Natin. As the ano, as our very active comment section has been pointing out. In January, senators suggested, January 23 to be precise, of this year, senators suggested Kuwait deployment ban after the killing of an OFW. Okay. So, in February, the Department of Migrant Workers stop the deployment of newly hired domestic workers to Kuwait. Tapos, in March, the Senate sought an apology for the abuses in Kuwait. So, ngayon, the last call for a halt to the deployment was in February and March. Mm-hmm. So, after some hiatus, now it is the government of Kuwait that is announcing it, saying that there has been a breach of the agreement on such deployment. So, intayin natin yung Kuwait ang bumalat, ang nag-react, ika nga. So, yung last was ano, yun. That was it, March. The rest are ano, so yung trabaho talaga ni Secretary Toots Ople is not going to be easy. It's not crucial easy right now. Pero hindi, so quite hindi crucial. Kasi ngayon kailangan ano eh, mahirap para ho kayong tumutuloy ngayon sa dalawang pampang yung one on the side ng dito sa Pilipinas, kailangan yung mapakita na inaalagaan natin ang katayuan ng ating mga kababayan na nasa Middle East, sa Kuwait. By way of backgrounder also, Kuwait din yung issue ni Presidente Duterte dati, di ba? Right. So the agreement was actually set dun sa previous administration. Right. The gawa din dun sa ano, di ba? Na yun ba yung refrigerator incident? Yun. Nagka-problema. So nagka-problema ng ganon. So na-work out yung at the time kasi before the president then articulated yung kanyang kung ayaw ninyo we'll pull out all our workers, he had the upper hand. So na as a result of that, an agreement was hammered out between the two governments. Now the issue, according to the release of the Kuwaiti government, is that tayo yung hindi di sumunod sa agreement. But yung mga naririnig natin on our end is of course the natural reaction to the death of another migrant worker. So tingnan natin how this is going to be worked out. Pero yun nga, ewan ko kung paano natin babanggitin to, pero ito yung realidad. Ito nga dito sa ating thread ng mga comments is that, kasi naman ay mula sa ating legislatura, sa Senado, particularly, mayroong mga malalakas na boses na kasing nagbato ng mga malalakas na hindi diplomatic. Na hindi diplomatic yung lingwahe na ilang ating mga magigiting na miyembro ng legislatura ng Senado na ano ba yan? Pinapatay nyo ang aming mga kababayan, ganyan-ganyan. Eh, medyo yan nga, pagkaya na nakakaabot sa nakalagpas ng dagat, papunta ibang bansa, eh, medyo siguro na hindi diplomatic ang dating sa tenga ng mga Kuwaiti pamahalan doon. So, kaya nagkakaganito rin. Yun. Meanwhile, that's about as diplomatic as I can get. Huling-huli naman kung sino. Learn from me how to be diplomatic when you mention these sensitive things. Kanyang lang yun. But mahirap na. Toots, Secretary Toots, really. I mean, we wish you all the luck and strength. Any tulong na matutulong namin, andito naman kami. At, kasi kilala naman si Secretary Toots, yan ang kanyang raison d'etre sa buhay. Ayusin talaga yung katayuan ng ating mga kababayan sa ibang bansa. So, trabaho.
Meanwhile, back at the ranch, ay iniintay ng ibang taga-subaybay natin yung discussion daw on the acquittal of former DOJ Secretary at former Senator Laila Dilino. Laman din ang social media yan. Let's face it, Atty. Tricia, meron din ang mga kaibigan na, yun nga, nakakasalukoy yung malungkot dahil sa nangyari nung eleksyon nung panahon nung Mayo, ay yung tingin nila, aba, mabuti na lang, ayan na, may kinabukas, may, di ba, may ilaw sa ila sa, sa mula sa tunnel. Pakawala na yan. Ganun na sila. Diba? Hindi pwede. Ay, hindi ba pwede? May other case pa. Okay, so three cases ito. Okay. The first one was supposedly for extortion. It was dismissed on a demurrer to evidence. Ibig sabihin, yung prosecution was not able to come up with sufficient evidence. It was not necessary for the defense to present evidence anymore. So, dismiss na yan. Two cases left. These two cases are the drugs cases talaga. So, related din sa droga yung una, pero it was about Peter Ko. Okay. So, dito naman, Peter Ko pa rin yung sa ano. Kasi testigo siya dito So, these last two cases. So, okay. Ang nangyari is acquittal. Bakit, ano yung basihan ng acquittal? Supposedly, nag-rest siya sa recantation. But wait! Para bumaliktad siya sa kanyang testimonya. So, pangalan ni Reyes, Ragos. Ragos. Okay. Ragos. So, sino ang mga akusado dito? Laila De Lima, Ronnie Dayan. And if I'm not mistaken, kasi yung pamangkin niya was in the first case. And is still, buhay pa yung first case, na-dismiss lang kay Senator Laila. So, dito, ang mga akusado, Ronnie Dayan, Laila De Lima, and may acquittal. It's an acquittal based on reasonable doubt tinatawag. So ito yung sinasabi ni Sec Boying na just because na acquit doesn't mean walang kasalanan, kulang lang yung ebidensya. Anyway, but now that people have read the decision, kasi nung una sinasabi, kasi recanted, etc. May mga lumalabas na, among others, of course, si former Sec Panelo has his own opinion. We read the decision. Okay. The recantation, of course, front and center, yun yung ginagawang dahilan ng hukuman. Yung recantation ni Ragos. Mm-hmm. So, here are the weaknesses that we are seeing in the decision. Normally, tatanggapin ko yan, walang ano. Pero I think may mga problematic areas itong decision na to. Number one is that it rested solely and solely on the recantation of Ragos. Mm-hmm. There were many witnesses. Yung mga taga-NBI, si General Magalong testified in this case. Of course, Ragos, Ablin. There was a rebuttal witness presented by the prosecution. So, ano yung issues dito on the side of the prosecution? Ragos had testified about delivering money, among others, and his recantations. In almost his entire testimony, kasama niya si Ablin, si June Ablin, NBI yon. Kasama niya si Ragos, at the time nasa NBI din si Ragos. And he was supposed to be delivering money to then DOJ Secretary De Lima, supposedly, coming from, hindi, established yun. Mm-hmm. Yung source ng pera na yun, na-established because there were three witnesses indicating that this was drug money. Mm-hmm. Okay. So, yung recantation ni Ragos only covers his own participation. Ito yung problema. Ang nag-deliver, dalawa sila. Pero hindi lang siya ang witness. Yes, dalawa sila. Mm-hmm. So, andun din si Ablin. But the court said nagka-reasonable doubt dun sa recantation ni Ragos alone. May isa pang witness and the court did not discuss that. So, but it admits that may testimony si Ablin dun. That's one. So, isa yun. Second, tatlong beses tumistigo si Ragos. Sa Senate, sa House, sa RTC. Tapos, ang claim niya, na he claims that he was pressured. There is no evidence of that pressure. Ang sole allegation niya of the pressure was he was threatened daw by the Pau lawyer. The Pau lawyer testified later on to negate that the allegation na nag-threaten siya. And that, now tignan niyo yung disparity between those two witnesses, ha?
Pau lawyer, no indication of any, there's no evidence on his character. Meaning, wala siyang recantations, wala siyang ganon. Mm-hmm. Si Ragos, recanted testimony ito. Mm-hmm. So may one against him already. Mm-hmm. Kasi ibig sabihin, tatlong beses siya nagsinungaling. Okay. Prior to his recantation. Sa House, sa Senate, at sa RTC. Mm-hmm. Okay. In his... the court did not take into consideration yung sinasabi din ng Pau. Sabi ng Pau, teka muna, siya yung NBI dyan. Oo. NBI ka, you're this big bad NBI agent at the time, ako pa yung nag-threaten sa'yo. Oo. Di ba? Na parang there's a big disparity and the court did not even discuss yung weight o yung value ng rebuttal evidence. Mm-hmm. Yung rebuttal testimony. Teka, I have notes. Yung so ang Pau it's highly sinasabi. Well, of course yung Pau improbable, hindi yeah. Improbable. O term, mate-threaten niya yung so Ablen, tama, Ablen, the battle witness against Tragos recantation was not considered. Mm-hmm. Yung Pau na paano nangyari yun na siyang nag-threaten. In other words, yung evidence ni Ragos or evidence of the defense on the pressure or the intimidation that caused him to say, to testify on the guilt of Lyda De Lima has not been established. Mm. It was refuted eh, controverted siya. Ibig sabihin, ako na rin, sabihin nila, tinreten ako. Sabihin ng tao na nag-threaten, hindi totoo yan. That controverts the fact. In mm-hmm. order for that to become a fact, you have to provide evidence. Mm-hmm. So, he who alleges must prove, di ba? Sila yung nag-prove ng threat, now they have to indicate evidence mm-hmm. of that. So, since dalawang, he said, at magka-opposing yun, you have to provide evidence. Mm-hmm. No evidence was provided on the threat or intimidation that caused the original testimony, according to them. So yun, on those mm-hmm. issues, problematic. And then, i-factor in natin yung mysterious deaths. Tapos yung sabay-sabay nag-recant. Mm-hmm. Yung, alam yun, these are not, I don't believe in coincidences ha, in court cases. Parang, ha? Talaga? What an amazing dinamahan coincidence. Sila lang, sabay-sabay na. Sabay-sabay na konsensya. Na, yeah, sabay-sabay na. And then, yung hindi na konsensya na namatay. Diba? Kinuha na siya ni Lord. Well, yeah, I get your point. So, so because of that, parang medyo problematic or problematic for me, the term for me is problematic. Yung decision ng hukom dito sa nangyaring to. But it is what it is. Now, in general, dahil acquitted, jeopardy na yan. And you cannot appeal a decision on acquittal. Unless, as pointed out by Secretary Boying Remulla, there is grave abuse of discretion. And very, very, 10 million varies. Strict ang higher courts in looking at decisions that basically amount to an appeal. Oh. Bawal ang appeal pag acquittal. Jeopardy na eh. But, they allow it kung kunwari yung defense ang nag-appeal. Mm-hmm. So, in this case, they're not going to do that. Mm-hmm. So, if the prosecution alleges that the judge here acted with grave abuse of discretion, there's a very small chance that this can be brought to a higher court. Yun ang sinasabi din ng DOJ ngayon. And paano yung chance ang yun? Mahirap talaga. Mm-hmm. for me, ha? Kasi nga it's an acquittal. Normally, kasi ako, for most of my practice, about 80% of the time, nasa defense ako eh. So, in general, pagka nakakuha ako ng acquittal, hindi na umaakyat. Now, if the DOJ, the prosecution, firmly believes that they have evidence as to the grave abuse, then ako, I strongly urge that they at least try. It's very controversial for me, ah. Mm-hmm. Yun. So, okay, titingnan ko pa yung mga comments dito. Ang dami kasing nagsasabi, recanted na nga eh. So, I was looking all over social media, ano yung mga reactions. And there are two camps.
And of course, those that are in shock over ano? Depende, I suppose, kung saan political spectrum ka na. I suppose so. Ganun nangyayari. Pero kasi you can't see basta na irrikante, di. Oh, kasi yan noted yun, matama from the legal perspective. So, ang recantation is not the be-all and hindi ito some earth-shattering event. Okay. So, in this case, Ragos can be subjected to ano to a charge of perjury. Mababa lang penalty nun, but that's 3 counts, at least. The House, the Senate, all of these were under oath. Ngayon, meron nagsasabi dito na si Presidente Duterte tanggap niya yung decision. Fine, tanggap niya. He has no dog in that race. Kasi nga, di naman siya nakikialam dun sa kaso. Tayo, komentarista tayo, nakikita natin yung problema ng decision. Diba? So, of course, we're going to talk about it. And of course, ako, if you're going to talk with somebody of this stature, who is very hugely political, then you at least dapat masinop ka sa decision mo. Pwede na ako magsalita ngayon kasi tapos na. Dati, hindi ka pwede magsalita kasi sub judice. So now that the decision is out, of course, magsasalita tayo. Pwede na eh. So, huwag naman kayo din, dun sa mga ano, okay lang with the decision, huwag kayong mapipikon if we point it out. So, yun. Pero yun yung ano eh. Aha. Teka, mag-aano lang ako ng mga tools. I was about to say, dala rin niya ng siguro. Hindi, walang kinalaman dapat yun. Remember yung case na si former Justice Multic Maho Stage? Sino? Former Justice. Justice Secretary. De Lima, Multic Maho Stage. Sa Krami ba yun? Hindi ba nagkaroon ng weight yun? Sa decision ng hukom na... Hindi, pero it became part of their political rhetoric. Anong sabihin nun? Part of their political... Unjustly detained na nga siya. Tapos muntik pang maano. Muntik pang ma-hostage. But I'm pretty sure wala naman negligence on the part of the PNP dyan. May nagtangka eh. And it was... very lucky na yung the guy who saved the day there is the police corps na taas ng rank na sharpshooter pa niya yung ano na galing nung ano na nung save na yun. So ewan ko, but of course hindi pa muna siya ma-release kasi meron pang third case. Now there's dun sa third case maraming akusado diyan. So this is it's a drugs case also, pero ang complainant dito aside from the VACC were two former deputy directors of the NBI, si Ruel Lasala at si Reynaldo Esmeralda. They allege that si then DOJ Secretary De Lima used her influence to appoint certain people doon sa Bilibid, to facilitate the drug trade. So, yun yung ano dito. I don't know if there, I have to check kung may recantation din dito. So, yung, on this one, she again filed a petition for bail. Ah, tama, may recantation. So, nag-file siya ng petition for bail kasi, si Ragos din allegedly, based on the recantation. Sabi ng court sa kana, natin i-decide yan kasi there are issues with the marking of evidence. So, pero medyo matagal na yan eh. So, we're waiting. Wala pang date for when the court will take on the petition for bail. So, iintayin din po natin on that one. So, medyo mahaba-haba pa yung ano. Pero sa maraming mga comments dito eh, from a legal rule of thumb, attorney Trixie. Yeah. I mean, recantation eh. Ang that's a very a minefield of sorts. Dapat yung perjury na, di ba? Nagbabaliktad ka sa testimonyo unless yun na nga na pressure, tinakot ng PAO, NBI yung ganun. Pero ang hirap pa sa ibang bansa ba paano ba nangyayari diyan? Pagka nag-recant.
The same. Well, the same. Jurisprudence is based on U.S. jurisprudence, and it's pretty much the same all over the world with regard to that doctrine. Okay. Kasi nga, you have two opposing statements. On at least one instance, nagsinungaling ka. So, sinasabi ng court yan, we usually give scant attention to a recanted statement unless there is evidence. Okay. So, ibig sabihin, dun sa recanted statement mo, magbibigay ka ng ebidensya. Mm. Ang problema, in this particular case, there is none. Wala, so, walang if ebidensya. You have two opposing statements, parehong walang ebidensya, doon ka pa rin sa the first one will carry more weight. Okay. So, even on the that doctrine sense, of recantation. Actually, that makes sense. Diba? But, ina nga, mukhang yung hukom na to, hindi, he didn't see it that way. Yeah. Sabi ng ano, what do I say daw with regard to the comment that the acquittal was a result of a trial by publicity during the Senate hearings. There are two stands there. Yung sa defense, they're saying na kaya nga siya nakulong because na trial by publicity siya in the House and Senate hearings. Hindi kasi ako palo, like in any Senate or House hearing, hindi ako palo that you turn it into a witch hunt. Regardless of how much I dislike this person, it's not a good idea to use the legislative forum to hear a criminal case. Okay, I'm on that side. I disagree. Even if it was her, even if it was the previous administration, hindi talaga ako palo dun sa ganon. Plus, the legislators have huge leeway to say whatever they want. Ako, ayoko ng ganon. Gusto ko diretso sa ano. So, diretso sa hukuman para yung palitan ng ebidensya dyan will be more sober. And it is under very strict rules. You know, may rules of court. You can say this. You can't say that. Ganyan, you have to substantiate everything you say. Yung mga hearings in aid of legislation, wala kang karapatan dyan. And resource speaker ka lang. But you get threatened with contempt. You get, ano, and if they don't like what you're saying, how are you really going to answer truthfully? Hindi ka dovetail dun sa script nila. So, pero sabi ni Teacher Onat, akala ko, attorney, hindi maaapektuhan ng case. Hindi nga namin sinasabi yung hindi maaapektuhan. Ang sinasabi namin, yung doktrina ng Supreme Court is hindi binibigyan ng attention masyado or ng weight masyado ng hukuman ang recanted testimony. Yan ang doktrina. Yung exception, kung may ebidensya. So, ang basihan natin ng observation noon, walang ebidensya na prinisinta si Ragos. So, if the judge appreciated it, yun nga yung sinasabi natin, posibleng may grave abuse. Okay? So, ibig sabihin, kahit yung mali, diba, pagka nagkakamali yung hukuman, makikita mo may basihan na iakyat sa ibang hukuman o questionin yun. Pero hindi siya automatic na hindi makakaapekto. Pwedeng naapektuhan yung judge but the higher court ay i-overrule siya. Or even worse, nakikita natin lahat ng pagkakamali but it will stand because hindi siya i-appeal. Okay. So, magbabalik ang karambola, ang oras natin 9:32 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Babalik ang karambola, kasama pa rin sa Impilan, Joel Laksamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Can we answer some questions from viewers? Sabi ni Ma'am Lisbeth Villar sa Facebook, bakit di po ipinatawag sina General Magalong uli bago mag-decision yung juez? Yeah, oo. Kasi hindi related dun sa ni-recant ni ano ni Ragos. Ang testimony ni Ragos was on delivering the money primarily, 'di ba, from the illegal sources to allegedly to then DOJ Secretary De Lima. So, walang kinalaman yung testimony ni General Magalong doon. Okay.
Can the prosecutor charge the judge with grave abuse of authority? No po. You can question a decision based on grave abuse of discretion. That's not a criminal case. That's a civil one, and its only purpose is to reverse a ruling. So, but like I said, ruling nitong judge na to. In criminal cases, higher courts don't want to touch even yung mga grave abuse of discretion cases in criminal cases. Kasi nga, jeopardy na eh. So, this is that's a rule that bypasses the jeopardy rule. But still, kumbaga, because of the respect that we give to decisions of lower courts, particularly in criminal cases, kasi sila yung judge yung humaharap sa witness eh. Siya yung nakakakita dun sa demeanor ng witnesses, right. Kaya na siya yung pwedeng humusga dun sa bigat ng ebidensya. There you go, Attorney Trixie. Since siya yung humusga, nakikita niya yung demeanor, yung mga twitch ng kilay, paggagano ng mata, at pagkakamot ng batok, at I believe in your recantation. Yeah, but the rule is you have to have evidence, di ba? Plus, why is there profiling lang, hindi ganun ang isisya. Yung that when you write a decision masyado kasi... maraming napapanood sa Netflix. Okay, hindi kasi yung mga napapanood natin sa TV, sa Netflix, mga ganyan. Shortened na. Hindi mo na nakikita all of the work that goes into a court hearing. In fact, akala ng mga tao, sa US, ang bilis-bilis ng kaso. Sure, but they don't start a trial until about 2 years after. So may that's why bail, matagal ang preparation, lalo na for criminal cases. Kasi pag humarap ka na sa hukuman, dire-diretso na yun. Mm. Yung continuous trial nila is literally continuous. So, pero before that, ang dami. You don't see the pleadings that are filed before that. Tapos yung palitan ng requests for evidence, request ng bigyan ka ng kopya, lunuran pa yan ng dokumento. If there's something in my evidence that I don't want you to see, I'll send you 10 boxes para it'll take so long for you to go through the I can send you 10 boxes. Okay. If there's that many, there's that much so, na ibibigay. So potentially ang patutunguhan nito ay to recap it, for those who feel na flawed or medyo hindi decision ng particular hukuman na to ay hindi hindi yata. I don't say flawed, I say problematic. A problem. Kasi, former Secretary Panelo pala nagsabi. Nagsabing flawed. Okay, for me, problematic. Doon ako siya problematic. Kasi sa akin, I've seen decisions that are a lot worse than this. Okay. So, kumbaga, para sa akin, the reason lang it merits so much attention is because it is former Senator and former Secretary De Lima. But I've seen some decisions that are a lot less substantiated. Fortunately, those are exceptions pa rin. So, sa akin nga kasi, si Presidente Duterte, kumbaga, kailang, acquitted. ICC, wala kayong masasabi. And as we pointed out here, the silver lining is that we can use it na pangsalag sa ICC. Sa ICC at and sa mga kritiko sa Senado ng US. Kasi this was a drugs case. This is part of the drugs war, di ba? The drug war. And we can always say na, meron nga acquittal. We're not even happy with this decision. Yet it resulted in an acquittal. In other words, we would rather err. Kung magkakamali tayo, magkamali na lang dun sa pag-a-acquit kaysa magkamali dun sa pagko-convict. And that's justice. Yeah. Diba? Let 10 guilty men go free rather than have one innocent person go to jail. Go to jail sa walang or be penalized. Ganun talaga. Hindi yun ang justisya. Okay. So, may silver lining. Anyway, if you don't like the decision, then
Ayan, magagamit okay. natin. Speaking of cervical lining, na utal ako ron. Okay. I don't know kung paano saan ako liliko-liko dito, but here's the thing. The other, last week, nag-uusapan natin yung kontrobersya ng akala natin bagong slogan, pero hindi pala merong giving singit singit para masara natin yung yung dilema kay sabi ni 6988 kid, wala bang something funny sa pagkamatay ng mga witnesses? Sa well, of course meron syempre. In early this year, si sinong Bucor ngayon? Katapang. Si General Greg Katapang. Katapang actually brought out an issue regarding the death of JB Sebastian. Ang sabi niya, hindi naman siya namatay dun sa ospital sa loob. He died in the extension office of ano ba yan? Fatima? Basta merong, there's a school that has an extension office there that provides some kind of medical assistance. So, dun siya namatay. Is it significant? Yes, because ginawang on the record na he got COVID and he died in the hospital. Ngayon, it now places into, kasi dapat kina-quarantine kung na-COVID. So, yun ang sinasabi ni acting director Katapang is that this might merit another look. Kasi nga, if he got COVID and he was quarantined and allegedly died in quarantine, the records of him being elsewhere will be significant. Because it would mean that he did not have COVID based on the COVID protocols at the time. Mm. And therefore, the question is, did he really die of COVID? Okay. So, and then so, some people who are making, are speculating, are saying, or did he actually really die? So, yung mga ganun na tanong. Like I said, it is, but let's wait na lang for Director Katapang. Siya'y in-spirit away at dinala somewhere. Yeah, I wouldn't, kumbaga, I don't take it against people who think that . Normally, may mga conspiracy theories talaga that Direk make you roll your Mati eyes. Ay, magagawa ng on this one, bagong pelikula dyan. Because all of it happens away from the public view. Kumbaga parang, pero ang gandang pag-usapan, ayan nga, diba? Tredo, tama. So, kumbaga, ang sinasabi ko lang dito is that hindi last administration nag-raise niya na it was this one, si Katapang ang nag-raise. So, ewan ko what that Pero would mean to niya, it merits isa pang tingnan natin uli. Correct. So, nangyari yan, so, if you're looking at this case with a partisan eye, take that. Diba? Take that also into your equation. Okay. So, okay, next. Silver linings. Pinag-usapan natin last week yung slogan na ginawa ni Secretary Paul Soriano na nakita sa UK. We give the world our best. Ito nga, mga nurse daw natin. Ganyan. At nagpa-interview si over the weekend Soriano. Sinabi, magkakaroon pa na ng marami-rami pang ganyan. Interestingly, at katatapos lang ng Miss Universe Philippines biglang segue doon nitong over the weekend, at yung nanalo, congratulations sa kanya, si Michelle D. Okay. Ang bago nating Miss Universe bet, napakagaling talaga niya, napakaganda. Nung Q&A, tinanong sa kanya yan, yung slogan na ganyan, and somehow sinabi nga niya, it's a good, hindi naman niya sinabi slogan, but it's something na pag sinabing we give the world our best, the Philippines is home to our very beautiful natural resources, beaches, mountains, and the best natural resource of the Philippines is us, Filipinos. Palakpakan ng mga tao. Now, I mentioned this, Atty. Trichy, dahil over the weekend, para pa tayong nabanatan sa karambola, masyado daw tayong ang ganda nga niyan, pinabibida ang mga Pilipino, ang the best, we give our best. Why are we nitpicking dito sa ginagawa ni Secretary Soriano at even ni Tourism Secretary Frasco? No, Sec Frasco, disowned. Disowned pa niya. Hindi naman niya disowned. She just said that they had nothing to do with it. It's not a tourism campaign. Branding lang niya. Meron kaming ginagawa slogan, sabi niya. But yun na nga, apparently, and we cannot ignore this, na marami sa social media rin na,
what is wrong with that slogan? Mm. Na we give the world our best. Uh-huh. Kung yan ang ano, na yun na nga, na, and as it is, ito nga, ginamit pa nga nung nanalong Miss Philippines, Miss Universe bet natin, na si Michelle D, and she used it to the hilt na, actually, pinalakpakan siya. In fact, maaaring yung pa nakatulong sa kanya sa mga judges sa Q&A, aside from the fact na ano yung makakaahon sa Pilipinas, education. Magaling ang kanya. Why are we nitpicking? First of all, I don't think it's nitpicking to ask where the funds came from. Okay. Okay, that's number one. Okay. Number two, I don't think it's nitpicking when we say that aren't you going to brand the country in such a way that your communications, your messaging is in harmony with whatever messaging the DOT is going to come up with or anything like that. So, di ba, country branding yan eh. And what happened to speaking with one voice? Nari sabihin ni Secretary Soriano, eh huwag tayong masyadong komplikado. Ito, tumutulong lang kami. We're spearheading it. Kung saan to patungo, sana magtulong-tulong tayo, pati ng tourism sa department. Nobody's contesting the tulong. Ah, okay. Nobody's saying that hindi kayo nakakatulong. Oh. But it might have helped if they had launched the branding campaign and informed the public here, parang hindi rin tayo nabigla. Mabigla all tayo. Of this nitpicking is a result of your failure to communicate your own campaign. Yung parang gigising na lang tayo o meron palang ganito. Now, mixed messaging ang lumalabas. Number one, if it is country branding, okay, fine. No problem with that. But you said that your target audience was world leaders. Mm-hmm. And you put it on the side of a bus. Okay, so that's one. We are nitpicking on operations here, but if you're not going to tell us where the money is coming from, at least if you're going to make this an official campaign, then we have questions. Okay. Diba? And I take exception to the term nitpicking. Okay. Yeah, well, but yun ang lumalabas over the weekend habang binabasa ko yung mga thread. People were not, hindi nila tinitingnan the fact na hindi kayo, tawag dito, nagko-coordinate, dapat magkaroon muna ng coordination sa mga departments bago lumabas ng isang campaign. Yung iba pa nga, branding campaign, what the heck? Basta makakatulong magdala ng iangat ang Pilipino. We really should have a branding campaign. That's not the issue. In fact, it's long delayed. Well, dati kasi, we were relying, the branding was the president, hindi necessary for anything else. So now, because we have a president who prefers institutional and kumbaga, the campaign should be institutional, the communications should be institutional, and so on. We understand that this should be a holistic campaign conducted by the whole of government. Now, walang issue dyan. The issue is probably with the fact that medyo nabigla tayo, blindsided tayo, that there was an actual campaign and that it had already been launched and that it was launched this way. Naisip-isip ko na lang siguro. Dapat more politically astute Michelle D. Okay. Or Miss Universe. I like her. Should have been more really astute beautiful. Than saying, should have corrected kung sino man yung nagtanong na hukom na. That is not the slogan of the Philippines, just to be clear. But at the same time, I'm sure she'll find that out later on. No need to correct. I think maganda naman ang timing niya. Miss Universe Philippines Tourism. Did you see their figure? Ganda. No? Oh. At yun na nga, maganda rin ang Mother's Day ni former beauty queen Melanie Mil Honey Aurel Marquez. The jeans talaga kitang-kita. And plus she's totally interesting character. The mother. Congratulations. Do not judge my brother. He's not a book. Yeah, and congratulations din. Hectic at mainit din ang social media at the time of the contest. Pero congratulations kay Pauline Amelix, Miss Supranational Philippines. Siya yata yung Miss Bohol. Si Krishna Marie Gravides, Miss Charm Philippines 2024. Si Christine Julian Opiaza,
Mm-hmm. Siya yung first runner-up. At si Angelique Manto. Mm. Miss Universe Philippines. Congratulations to all the winners. But I was a bit confused. Mm-hmm. Usually nasanay ako bago, matitira na lang dalawa kayo, di ba? Mm-hmm. Tapos maghahawakan kayo ng kamay, magtitingin lang kayo habang... Minsan nakayakap. And, tapos sabi ko nga doon sa anak ko, alam mo, hindi ka pa pwedeng beauty queen. Kasi pag ganyan, nakahawak, kilala kita eh. You will make faces. Ganun pa rin kayo. Tapos but here, tatlo sila. There's a certain decorum that's expected. Yung talagang ganun, you must act with stately grace. Hindi pwede at all times. Yung fake faces, sinisira mo siya para masaya. Dito, tatlo sila eh. Yung first runner-up, tama ba? Second runner-up, and then yung... Iba yata yung crown na ano. Something like that. Ang akin naman sinabi, in-edit daw yun, meron talagang ano yung... I don't know. But it was a pretty good show, actually. As usual, mga Pilipino were glued sa TV screens nila. I can't watch the beauty contest. Diba? Not because, ano, their beauty contest. Nakaka... Okay. Hindi, I can't watch kasi... Ayun. No, I don't have anything against it. It is what it is. I'm at that stage. I mean, I'm not a fan of beauty contests. Pero... when I'm cheering for somebody, I can't watch. Kasi, I don't know, the stress will probably kill me. So, tinitignan ko yung winners afterwards. Kasi okay. I have lots of friends na, how do you call this? They, para silang mga pageant experts. Oh, yeah. They know how to, ano, pati yung mga scoring kabisado nila. Hindi pa ano, hindi pa lumalabas yung gown dun sa stage, alam na nila yung itsura, okay, ganun. Yung walk, they know how to, they have this practiced eye na ano. Tapos weeks before the pageant, mm-hmm, they're already ano coming up with the favorites are ganito. Oh. O si Miss ganito, mukhang dark horse. Hindi mo alam na yan ba eh, kargado ba yan? When I say kargado, alam mo. Yan ba eh, di ba? Yung bang, paano mo na sabing ito? But then I suppose, parang ano yan eh, as they say, parang horse race, parang sa kabayo, yung tinitingnan mo yung tindig, yung voice. Yeah, that's exactly it. Parang cattle call, di ba? Oo, parang cattle call. But again, congratulations sa kanilang lahat. At i-congratulate ko rin ang ating mga atleta right now na marami tayong napanalunang ginto. Mm. Well, si silver at bronze din over the weekend. So congratulations then to our athletes. To our athletes, number 5 tayo. Mali yung mga ibang ano eh, number 5, but I think maybe 6 na tayo dahil Singapore parang ano eh, inching up ang Singapore. How many countries are here? Are involved in that? Okay, no? Kasi ano yan eh, Vietnam, Thailand, Cambodia, Indonesia, Philippines, Singapore, Malaysia, Myanmar, Laos, Brunei, tsaka Timor-Leste. Nine? Ang Philippines, para tayong 1, 2, 3, 4, 5 right now. But ang ano kasi, 46 gold tayo. Mm-hmm. Singapore ay 42. Mm-hmm. Tapos medyo sa total, medyo malayo, 199 tayo, 126 sila. But there's that, ano eh, 4 days na lang, marami pang pwedeng mangyari. But definitely, Vietnam ang lamang ngayon. Mm. And then Thailand, then Cambodia, ang host eh. But that's not bad for them. They're doing pretty well. But pinapanood ko, I like the way they're organizing it sa Cambodia. Dito sa Southeast Asia, iba talaga eh. May maraming cultural aspects, maraming pomp, pageantry. Maganda. Okay. At ang dami rin nating kasama mga politikong nandun ah. they're there. But I suppose, di ba, mga sponsors sila, mga advocate sila ng sports. Kaya nandun at nakakatulong. So, that's great. So abangan na lang natin. Good luck. There's good always skill. Something that makes us proud. So. Oo. And meanwhile, say, wala si paring kontra din. Gilas is bracing for the real war. Natawa ako sa ano. Gilas social basketball. Media over the weekend. Okay, bakit? Tawa-tawa ako. Kasi, syempre, inulan ng bati ko si Coach Choc. Chot! Chot! Sorry. So, ano.
Which also in small part came from me. So, and so many of my friends. May isang naasar na talaga kasi I posted na ano, singilin na nga natin ang tuition fee, puro learning experience. Okay. Eh. So sa may umirit ba naman sa akin? Okay. Puro kayo nega, hindi naman kayo marunong maglaro ng basketball. Ah, ganun. So I thought about it for a long time before I actually told you. Alam mo ba, varsity ako. Varsity basketball ako sa Merida. Varsity ka? Yeah. Wow! I was the first basketball varsity of Merida. Merinol. Ah, Merinol, bago mag-birip. I also, when I went to the US, I tried out for the basketball team. I alam ba ni parang Conrad yan? Yeah. Ah, so, hindi pa kayo nagwa-one-on-one? WNCAA pa ka. There you go. Gwardiya ka, I'm sure. Ikaw yung distributor. Yes. Kasi mga taga-subaybay. So, varsity player si Atty. Trixie about sa Merinol and... Sa US. I went to... My senior year was in this inky-dinky little town called Las Vegas, New Mexico. Okay, Population at the time, 10,000. Isang barangay lang yun dito sa Pilipinas. Alam mo yung vagaries at ano ng ball distribution, pagdadala ng ball strategic. Yung mga, and, lalo si si paring Conrad, magsabi ng tayo'y mired in the past pa rin ng laro ng ating Philippines, yung low post, nakabisado mo yan, mga ganyan. Yeah. And I kept up because nung mga anak ko na were in school, mm-hmm. yung daughter ko also joined the basketball mm-hmm. team, community of learners. It was a smaller school, pero basketball varsity din siya. Mm-hmm. Mas maliit pa yun sa akin. So, bilis sa susunod tumakbo. Na version ng ating palatuntunan, maglalagay tayo ng plastic na basketball court dito. At magsushooting kami tatlo, lalo na silang dalawa ni Maring Conrad. Makikita natin ang 21. Sa basketball, magaling ako. Ah, gano'n. So, ito meron kasi noon na yung maliit, tapos may bola tayong Smurf. Pwede. I think meron ako sa bahay. That's interesting news na see, the wonders never cease. Star athlete pala ang ating magiting na ator. Hindi ako star. Definitely, I was not the star. Ano lang ako. Varsity. Just one of them. Yeah, varsity. Oo. Tsaka starting five. Starting five ako noon. But that was like, you know, in the Upper Cretaceous period when I could still run. That was before your appetite got the better of you. And I was 80 pounds soaking wet in high school. Actually, problema yan ng mga dating atleta eh. Later pag nagretiro, the appetite takes over. Well, di ba? I can still run pagka the buffet is it's not yet crowded. Congratulations at good skill pa rin sa ating mga atleta. Meron akong napanood nga lang na it's haunting my memory right now na meron sa jiu-jitsu finals, isang Pilipina, ang ating girl, was up against, was it Vietnam o Cambodia? Basta na girl. Eh, Diyos ko, star player pala to. She goes to the university in the United States. Mm. At talagang jiu-jitsu champion siya din. Mm. Pagdating dito, ganda ng laban. She broke the leg of her girl. Naawa ako. Nakalimutan ko yung pangalan. Oh, but yung ating girl, talagang my heart went out to her. Talagang laban siya, pero itong kalaban pala niya. Bukod sa maganda actually na Vietnamese. Magaling talaga. At mukhang she has experience. And ganun pala yun. Nung nahawakan niya yung leg, pareho sila nasa sahig eh. Mm-hmm. Once she got a hold of it, nakita ko yung girl natin, talagang napaiyak siya, napasigaw. Her leg got broken. At binuhat na lang siya ng coach palabas. I hope she's okay. Talagang binigay niya lahat, but it's a sport na medyo talaga makikita mo na talaga. Hindi biro ang labanan para sa medalya. Well, we hope that she feels better. At any rate, congratulations, Philippine team. Fight pa rin. I don't care about medal standings. They're doing really great, ha? Yeah. And our boxers, ayun. Yes. Sa taekwondo rin, naka-anim na medalya tayo. Nine daw sa boxing.
Yeah, over the weekend. Mm-hmm. Bongga. Maraming salamat sa pagsubaybay sa karamuhalan nitong araw na ito. Antabayan ang susunod na programa, Ronda Pilipinas with Sir Dennis Antenor Jr. On behalf of Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, we'll see you tomorrow. Ako po si Twixie Cruz Angeles. Oh! Inyo ang programang Karambola sa TWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pangtalaga sa iba't ibang mga isyu dito pa rin sa programang Karambola sa TWIZ.